What's up, paring Don here. Papakilala ko sa inyo, katipa, mga kamusiko, mga idol. Itong Craft Geek Bravo Music Stand. Oh, talaga, paring Don? Yes, eto. Yan na yun, paring Don, music stand. Paano naging music stand yan? Eh, mukhang tsako. Tako yata yun sa bilyaran eh. Music stand nga, kasasabi ko lang. Oh, craft geek. Oh, i-demo natin. Ikaw ayaw mo maniwala, ha? Para maniwala ka, oh. Unfold. Ayan, ha? Oh, straight. Iti-twist natin ito. Whoop. Ayan. Oh, ha? Oh. Oh, ha? Watch. Oh. Oh, stand na siya. Ayan ang stand. Oh, diba? O, pwede pang lumipad. Eh, hindi pala. O, ito. Hihigitin ko yan. O. Tatayo ko na. Medyo hindi kita. Ibababa ko, ha? Yeah. Alright. O, are. Wait. O, jayuk. And then dito. O. And then, ito, last. Music stand na, di ba? Lalagyan ng lyrics. Tapos, ititilt mo yan, syempre. Papanoorin mo yung lyrics mo eh. Babasahin mo yung shit mo eh. Nakaslant dapat. Sabi ko sa'yo, music stand yan eh. At hindi lang yan ha, marami pang gagawin dito. Itaas na natin. Pwede na itaas. Oh, yeah! Oh, di ba? Kuha tayo ng lyrics para maniwala ka. Ano, naniniwala ka na? O, oh, diba? Lyrics stand. So, kaya niya mabibigat kasi ang abot niya ay 2.2 pounds. Pwede. Yan ang strength ng lyrics stand na ito. Music stand. Diba convenient? Isang higitan lang, tumataas na. Ngayon, kung yun napapansin, bitin, diba? Anong silbi nito, diba? May silbi yan. Gaganyan mo yan, itatriangle mo yan. Okay? Oh. Para yung mga maiikling tulad nito, nakasandal, di ba? Edi siya ibaba na tutuwid mong ganyan. Ayan, di ba? Ah. Kaso matigas yung ating ano, matigas itong ating folder. So, ayan ang example. So, adjustable siya. Ayan, no? Oh. So, ayan. Ito yung sinasabi kong nata-triangle. And then, kung papel-papel lang, di ba? Hindi ko lang ganitong matigas na folder, yung malalambot, di ba? Mayroong mga lyric sheet malambot lang. So let's say mahangin, meron kang ano, pang-ipit sa papel. Yeah. Kita ba? Transparent eh. Ayun. Okay, ganun din sa kabila, kung syempre lyric sheet, di ba? Parang libro na malambot na papel. So ayan, diyan mo yan. Iipitin mo yan para hindi hangingin. O, oh, diba? At hindi pa tayo natatapos dyan. Yung mga nagbabasking dyan. Tulad ni paring Don. Kukunin ko yung kanyang karagdagan. Tcharam! Katipa. Cellphone holder. Or tablet holder. Pwede rin. So, pwedeng mabili ito ng separate. Para maging cellphone holder siya. Kukuha tayo ng cellphone. Diba? Ayun, o. O, limbawa yung digital. Yung lyrics. Dito ka. Tablet, pwede rin. Mahaba yan, oh. Malawak siya. Halimbawa, may kachat ka, oh. Nandito nami, san na yun, oh. Pwede rin naman, tablet, di ba? Pwede rin dito tablet. Ilalagay mo rito sa lyric sheet holder. At, hindi pa tayo tapos, katipa, kamusiko. Meron pa akong papakita sa inyo. Ito naman, ilaw. Okay, pwede mo rin bilhin. Karagdagan. Meron pang ano rito. Meron pang butas dito. I-screw mo. Ayun o. Oh. Asan na yung lyrics? Ayun o. Oh. Iilawan mo. O, oh, diba? Ngayon, ako, meron ako naisip dito eh. Kasi, since meron butas dito, para magandang ito, babaligtarin ko. O, kasi hindi naman ako nag-iilaw eh. Mapapakita ako sa inyo. Ito naisip ko, pag gusto kong mag-live, di ba? O, di ba? Nagbabasking ako rito. Naka-live feed ako, di ba? Pwedeng baligtad. Kaso, yung ilaw, hindi ko na mailalagay rito.
hindi ganun ang purpose. Sabi ko nga, hindi naman ako mahilig sa ilaw. Ang saya nitong Bravo Music Stand na ito ha. Daming gamit. Anong masasabi ninyo Rita? Ayos na. Bisita lang kayo sa kanilang website, craftgeek.com. Makikita nyo yan, music stand. Dami rin nilang products, mga tripods. Na-feature pa nga sa ano to eh, sa NAMM 2024. Nakita ko yung video eh. Ayos ba yun? Paring done here. Api!